Tinatanong sa akin kung mag-on raw ba ang Kim Pao, oh, yung Kim Chu at Paolo Avellino. Nabalitaan ko lang naman ito, yung tungkol kay Alden at Katrin. Ano nga? Na sila ngayon ay... Ano? Ay! Sila na? Confirm ng tatakbo bilang congressman ang gwapong aktor. Sino? Basahin mo text ko kasi ikaw. Puro ka, busy ka sa chismis eh. Pero nakakatuwa kay Ryan, no? Very grateful. Ako, isa ka pa mama rin, parang ipinaliringgan ka din. Hello mga kapi, isa po ang inyong mga lingko. Ito po si Mama Lai! Ito naman po si Josh at Poco. At ito naman po si Papa O. At ito po si Tanias. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. Itchy ka mo na! Saturday. June na! My gosh! Malapit na Pasko na eh! Kalahati pa lang. Ang bilis eh. Kakatapos lang eh. Oo. Naku. June 1. Yes. Be good to me. Wow! Actually, June, please be good. Di ba mga ganyan? Yes. Bakit ito, Orgy? Naging masama ba sa inyo ang me? Di ba nga yung mga ganyan? Di ba naging masama? Naging masalimuot? Yes! Anyway, nako, tuloy-tuloy ho tayo, ha? Kasi di ba, merong nagtanong sa akin. Oh, sinagot mo ba? Ay! Ba't kasi ako nagtanong pa? Sinagot ako. Alam ko rin nagtanong sa'yo. Para iba yung maamoy ko. Gagay upuan niya. Ang galing-galing ko naman pag-inig ng upuan na walang ano, galawan. Ano? Akala ko baga, June, please be good to me. Bakit hindi naging maganda? Hindi maganda yung Pasko na June. Kaya unang putot agad sa unang araw ng June. Alam mo, mapag-invento kayo ng kwento. Oh, dinig na dinig nila, oh. Hindi. Talaga nila kasangko kasi sa complete silence. Oh! Oh, anyway. Nakakatakot na sumagot sa'yo na yun. Anyway, naku, ito na nga. Tinatanong sa akin kung mag-on raw ba ang Kim Pao, yung Kim Chu at Paolo Avellino. Oo, ano ba? Tapos meron pang si Katrin at Alden na ba? Ang Kat din na ba? Oo, ano na ba? Mga ganyan, Diyos ko po. Siyempre, ang huling balita natin ay hindi. Hindi daw ang Kim Pao. Pero, nanonood ako ng What's Wrong with Secretary Kim. Mm-hmm. Oo, nasa ano na ako? Episode 34. Ay! Pinakita na ba yung ano, yung pinagkaguluhang eksena sa loob ng closet? Oo naman! Ah! Pagayon na, no? Sobra kaya kilig na kilig ako doon. Parang ilang angulo yun, ilang camera yun eh. Dalawang araw daw yung kinunan at apat na set ng ano, cabinet. Ayun, ganun ba? Oo! Ito na nga yung tinatanong sa akin ng mga fan eh. Mm. Kung sila na ba, eh hindi naman. Ay, wala rin namang ligaw ang nangyayari. Hindi ba totoong minsan ay nagbakasyon sila sa isang private at exclusive na island? Oo nga. Eh, syempre, akala ng lahat na ano na, no? Magiging sila na. Eh, hindi. Ay, hindi. Eh, di sana pinarating sa akin ng ano, ng mga common friends namin. Oh. Eh, nakarating sa akin parang okay na sa kanila na magka-love team sila. Talpilip naman sila. Pwede na rin naman ma-inlove si Kim Chu sa iba. Katulad dito, di ba, si Kim Chu, parang pumunta yata sa, ano, sa Lucena City. Oh, okay. Oo, and doon at ano, parang inililing siya doon kay Mayor Mark Alcala. Oh. Tapos meron pa isang nagsabi doon na, kuy daw ka, Mika Reyes. Ganon. Kasi si Mika Reyes, isang volleyball player, di ba, yung nababalik ang kasintahan nito si Mark Alcala. Oh. Alam mo naman si Mark Alcala, nag-estudyante sa OGDS Acting Workshop. Oh. Yes, at na-interview ko rin sa OGDS Inspires. Oh. Nakita sila, ayan, di ba, all smiles si Kim. Wow. Tapos meron pang mga picture si Kim Chu, nakasalamin siya. Oh. Naalala mo pa ba, Kim Chu? Wala po ako maalala, Your Honor. Huh? Ang mukha daw niya si Mayor Alice Poo. Ah,
Akala ko kung ano. Eh ganun naman yata talaga na, di ba? Pag single ka, talagang kahit sinong iba pang single na lalaki ang makasama mo, makitang makasama mo, eh mag-iisip yung mga tao, ay baka sila. Correct. Okay. Eh, well, ako nga nababagayan kay Kim at Paolo eh. Oh. Gusto ko nga sila magkatuluyan eh. Oh. Eh kaya lang parang hindi pa sa ngayon. Ako ikaw naman, Tito Oji. Bakit? Binigo mo agad ang mga Kim Pao fans. Alam mo, siyempre alam mo naman kung ano yung nakakarating sa atin, yung ipinapalita naman dati. Oh, dati naman, di ba, sweet-sweet naman sila. Mm-hmm. Eh ngayon, eh wala. Hindi natin nariringgan na ganoon. Isa nga sa mga pahiwatig na mukhang malabo nga magkatuluyan sa ngayon ha, sina Kim Chu at Paolo Avellino ay ang pahayag ni Paolo sa PhilStar na hindi naman sa nangingialam but Kim just came from a relationship. So, hayaan muna nating mag-enjoy yung mga tao and give them time to explore a bit more. Ano kaya ito? Parang ano yan eh, Catherine Alden naman. Ha? Doji, wala na rin sila? Oo, ina-reaction mo ha. Alam ba't hindi ka sa akin mag-aaral ng acting? Di ba nakakagulat yung ano, yung mga balita? Wala na agad. Di ba graduate yan sa inyo na? Di ba nakakagulat yung balita na nasisimula pa lang, wala na agad? Tapos na ba ako, Johnson? Ano na? Kabaligtaran yung Kapben. Ah! Oo. Ito, ano ko lang to ha. Oh. Narinig ko lang naman ito. Oh, ano to? Na something like... Something like? Hindi, nabalitaan ko lang naman ito. Yung tungkol oh. Kay Alden at Catherine. Ano nga? Na sila ngayon ay... Ano? Ay! Sila na? Kanyang pala kiligid ito. Hindi. May... Ano? Eh sila nang bahalang sumagot. Kung oh. Totoo ba, Catherine at Alden, nakahimag-MU na. Ay! Mag-on? Mag-on! O nga, MU. Hindi. May mutual understanding. Ay! Ay, talaga ba? So, feeling ko papunta na yan doon. Oh. Kasi naman, ito raw si Alden eh... lagi at madalas na nasa bahay ng mga Bernardo. Oh. Tapos ano, oo, tinuruturoan pa ni Alden si Catherine magmaneho. Oo, di ba? Paikot-ikot sila doon sa subdivision. At saka may picture din sila doon sa Pamas na magkasama sila dalawa, di ba? Magkasama sila. Tsaka doon sa mall sa BGC. Oo. Kasama si Alora, di ba? So, ang dami nilang mga sightings. Wow. Oo, di ba? Eh, ba't may MU-MU pa? Ba't hindi na nang maging sila? Kaya nga. Ako ba si Alten? Ako ba si Katrina? Wish lang naman. Hindi, sabi lang ng source ko naman ito. Oh. Na hindi raw minamadali nung dalawa. Na maging sila. Pero meron silang unawaan. So meron nga silang MU. Kasi, syempre naman, Loy. Kung mababalitaan natin bukas o next week na sila na, syempre yung iba parang nakataas ang kilay niya. Nakapilis-pilis naman. Kaka-split lang, parang gano'n. Ano kaka-split lang? Eh, di ba malapit na mag-iisang taon na? September last year sila naghiwalay, di ba, Day? O malapit na mag-September. Oo, hindi. Siguro kay Catherine, siguro lang ha, feeling ko lang ha, na parang ayaw muna niya kasi may i-intriga pa na baka isipin ng mga tao dahil meron silang pelikulang gagawin. Mm. Di ba? Yung Lola of Again sa Canada. Mm. O, baka isipin ako, tumigimik lang itong Catherine at Alden. Mm. Pero ang totoo, hindi naman talaga, magkaibigan lang sila. Baka gumando yung mga fans. Isipin nga. Oo. So, siguro ngayon, parang they keep it to themselves lang na hindi natin muna kailangan i-share. Basta may unawaan tayo, gano'n. Parang galit ka. Ay, di ako galit. Ang hala. Dito ko sa mata ko. Paano nga alit kiligin na eh? Ito ko galit. Parang si Ono, nila. Di ba? So yun. O, yan na. O, I'm sure marami namang kat din na matutuwa sa balitang yan. Mm-hmm. In the same manner, marami rin namang katniel mm-hmm. ang hindi gusto yung balita na yan. So, ang importante sa lahat, saan po masaya ang ating mga iniidolo, yes. Sana maging masaya rin tayo for them. True. Di ba? Eto, tatanong ko na rin dito. Oh. Oo. Mm. Totoo ba to?
Ikakasal na ba kayo? Ha? Ikakasal na agad? Kakasabi mo lang Emyo, si Catherine, tsaka si Alden eh. Pati kakasal na. Gaga, hindi sila. Ito na ang item ko. Ay, hindi na ako. Pagkukulim niya naman. This is a good item. Ha? Walang ano? Good item. Walang transition eh. Tala ko dyan. Dire-diretso eh. Hindi nga. Tatanong ko na rin dito. Kasi nga nagkita kami ni Ryan ba. Kasama niya that night ang kanyang kasintang si Paula. Oh. Nakit ng kanilang love story. Oh. Sobrang laking utang na loob sa akin ni Ryan Bang. Yan ang lagi niya sinasabi. Paulit-ulit para sa silang plaka. Talaga? Bakit? Kasi daw nagustuhan siya ng nanay ng kanyang girlfriend. Oh. Oh. Dahil dun sa aming one-on-one. Ay! Napanood ko yan dito, Oji. Di ba nung pandemic pa yun? Yes. Tapos ito raw yung naramdaman ng nanay na parang ang bait na anak ni Ryan. Wow. Gusto ko siya. Parang ganon. Kaya naman, sinamantala ko na dahil napunta kami ng pamilya. Oo, ng aking mag-iina doon sa Paldo. Oo, yung Korean restaurant ni Ryan Pang. Yan sa Scout Santiago. Napakasasarap at authentic ha, na Korean. Ano tayo makakalilate, mabaloy? Ako na lang, magkukwento na lang ako. Manahimik kayo dahil ako naka-experience. Oo, masarap. Masarap. Oo, dapat pumunta tayo doon. Halika na. Ngayon na, pwedeng tapusin mo. Kaya ako, parang makarinig kami sa kwento nyo. I-rate natin yan. Kasi bahagi ng aking katanungan kay Raya ay kung ikakasal na ba sila. At ang kanyang mga kasagutan sa aming nakakatuwang na short interview. Eto. Bakit Paldo? Kasi ibig sabihin pars, walo. Do ibig sabihin provinces. Yung mga disease namin, 8 different kind of province. Yun yung pinanggalingan. Kaya Paldo. Hindi yung ibig sabihin. Paldo is maraming pera daw eh. Yeah, kaya nga eh. Yun daw ibig sabihin, hindi ko sinadya, hindi ko alam. Ah, okay. So itong negosyo mo, ilan kayo? Ano interview na to talaga? Alam, Ryan. Ilan kayo dito sa business? Oo, dalawa kami na. Dalawa. Tapos, aside from Paldo, di ba meron din kayong hair salon? Oo, yeah. Morido Art. Morido Art. Tapos, yung Dukap? Yeah, Dukap. Tapos, ano to? Mahilig ako kasi sa food. Kasi ako, pag kumakain ako masarap, yun yung stress sa deliver ko eh. So, pag na-stress ako, gusto ko, nakahanap ako ng masarap na kainan. Kaya mahilig ako sa, kaya yung YouTube ko puro mukbang. Puro mukbang. Si Ryan kasi, sabi sa akin ni Ryan, sobrang hindi niya ako makalimutan yung interview ko sa kanya. Yes. Bakit? Kasi, yung tita, mami ni Paula, nakilala niya ako mabuti dahil sa interview mo. Dahil ini-interview mo ako. Kasi usually, hindi ako nag-share sa support sa buhay ko. Pero first time ako nag-share sa'yo. Kasi sa'yo ako lumaki. Dahil yun ni Mami Guys. So, malapit ako puso ko sa'yo. Kaya nung nag-share ako sa story ako sa YouTube mo, napanood ng Mami ni Paula. So, natuwa sa akin. Kasi kilala niya ako nung first time ako nagdalaw sa kanya. Paano na break up yung interview? Napanood niya daw ako sa YouTube channel ko. Kaya so, simula nun, gumaganda ka sa paningin ko. Huwag ito, huwag si maganda. So, kailan na ang wedding bells? Ado, hindi natin alam. Basta, I'm praying about it. May sign naman si Lord. Invite mo ako ha. Siyempre! Siyempre, kahit alam mo, kahit never ka pa kita, lagi ako nag-i-invite sa lahat ng gala ko. Diba? Sa salon, sa Dukop, sa Kimchi, tapos ngayon sa Pardo. Lagi kita ini-invite dito. Basahin mo text ko kasi ikaw, puro ka, busy ka sa chismis eh. Madal tayo ka kasi. Kaya, hindi naman ako, mahilig ako kumain. Kaya puro YouTube ko mukbang. Ikaw, mahilig ka mag-chika. Kaya, puro kaya minsan, basahin mo text ko, Ryan ba? Tsaka na yan, gaganong ka na. Ayan. So, hindi naman pala. Sila'y nag-enjoy lang sa ngayon. Kasi si,
meron din siyang coffee shop naman sa taas ng Paldo. Oo, si Paola. Nagutom lang kami na yun sa interview mo eh. At may malaking venue doon. Pwede sa mga restcons, mga gatherings. Good for 100 people. Ay, kailangan makita ko yan. The events organizer ka. Baka pwedeng isa sa mga events namin sa La Vida events na yun. Mapunta dyan. At si Ryan nga lagi niya sinasabi, ikaw, nanay-nanay ko. Kayo ni Meme Vice. Nanay ko kayo. Kasi nagsisimula pa lang ako. Andyan na kayo. Nung nag-BBB ako, andyan kayo. Ito naging Bisaya. Isa sa mga inaangang ko talagang hindi pa Pilipino si Ryan Bang, di ba? Pure Korean. Pero ang puso niya, talagang pure Pilipino. Talaga. Buti yung naaalala niya. Oo. Nakakatuwa, hindi ba? Kaya ako'y tuwan-tuwa sa mag-jowang yan. Diba? At sana nga ay umunlad ang kanyang negosyo pa. At lumago pa ito dahil ang kanyang Morido, yung kanyang hair salon, ay ililipat na rin doon. Ito yung katabi ng diba, high grounds. Ililipat na rin doon. Ay, ang ganda. All in na dun sa building. Naman, kaya good luck sa inyong negosyo. Congratulations, Ryan! Salamat sa napakabuti ng iyong puso. Sana lahat ng artista ganyan. May pinapalinggan ka ba na eh? Wala! Naku! Pero nakakatuwa kay Ryan, no? Very grateful. Naku, isa ka pa mama rin, parang pinaliringgan ka din. Wala! Naku! Very grateful talaga yan si Ryan. Saludo ko dyan sa batang yan. Yes. Sana nga all. ito naman, Loy. Nakakaloka. Confirmed na. Ha? Sino na naman naghiwalay na eh? Confirmed eh. Gusto mo yung ganun? Ano naman? Parang ako nabrigay. Kahit anong hirap na nilalas ko, hindi ako natutong maglakan. Confirm ng tatakbo. Bilang congressman sa District 4. Sino? At saan? Sa Camsur. Sa Camarines Sur. Ang guwapong aktor. Sino? Itago natin siya sa pangalang Marco. Ay, si Joseph Marco dito, Ochi? Hindi. Si Bongbong Marco. Pangalan nga yung Marco eh. Sa Camsur nga. Kasi nga, madalas siya nakikita bumababa sa mga barangays. Tagaroon din naman ang mga imperial. Ang mga gumabaw. Si Marco gumabaw. Akala ko si Marco Imperial. Marco Imperial gumabaw. Okay. Ayan. So, siya ay nagbabababa na doon. Dahil noon pa naman. Kasi ang alam kong dating kwento ni Marco sa akin ay noon pa niya pangalap. Mag-iisang public servant. At syempre sa District 4 yan. Nung Camarines Sur. Oo. So may 10 bayan yata yan. Kung hindi ako nagkakamali, tama ako. Ay, malala. Ito lang nga. So, yung Camsur ay nasa Eastern Camarines Sur, namely Caramoan, Rechitoreno, Goa, Labonoy, Presentacion, Sagnay, San Jose, Siruma, Tigaon, and Tinambak. Napakasipag ni Marco na magbababa dyan ayon sa aming source. At si Marco, nung nakausap ko, hindi siya masyadong makwento. Pero kung kilala ko siya, tatakbo nga. Na-sense mo? Na-sense mo, tatakbo. Congressman sa District 4 ng Camsur. Disibido. Oo. Tsaka in fairness ha, dito naman sa showbiz, mabait naman si Marco in fairness. Wala naman siyang mga nakaaway dito. Yes. Tsaka, syempre,
people person naman niya. Kaya naman napakasipag niyang bumababa doon. At kung matatandaan natin, no, that same district yata, no, ay tumakbo rin si Aga Mulak. Tsaka muntik nang tumakbo si Anjo Iliana dyan. Ah, marami pa lang artista talaga dyan. Oo, oo. Mga guwapo. Ayan ha. Kaya good luck, Marco Gumabaw. At sana nga ay pag ikaw ay nabigyan ng pagkakataon ng iyong mga constituents dyan, ay huwag mo sayangin ang kanilang boto. And I'm sure ay masusulit naman yon boto nila sa iyo. Ayan. Kung ikaw ay sure na at wala nang atrasan, ha? Yes. Ayan. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Hindi po si Mama Lai. Ito mga nandang hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click na po ang subscribe button na nandang sa iba ba. At kung naitagay pa ang aming episode, at meron tayong komento sa lahat ng aming chika, comment na po below. Click the like button. At pakalimutan yung click ang notification bell. Mag-click yan kayo una-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre, pang kanya-kaya na yung siya. Yes, ano mo natin, mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Lai. M-A-M-A-L-O-I. Pati na po sa aking other social media accounts. Sa Instagram at saka po sa Facebook. At syempre, June na na. Yung mga ikakasal po dyan. Kung kailangan po ng wedding planner. Ang Labida Events po ay nandito. Si Mama Lai at ang aking mga angels po ay magiging katuwang nyo sa inyong dream wedding. Visit na po sa www.labidaevents.com for inquiries. Thank you so much! Yes, Josan. At ayun na nga po, dahil June na po, tapos na ang piyestahan. Yan po makapanood nyo sa aking vlog kung bakit ako busy and busy. Ito nakaraang piyestahan. At maraming salamat po sa Dr. JC Solis ng yes, Gorgeous Mind. At sa Ideal Vision at sa Headway Bello Salon. Yes. Saka si Miss Ara, batiin din natin. Congratulations sa inyong mga anak, di ba, na nagsipag-graduate. Congratulations kay Georgina na! Yes! That's not. At syempre, aking panayam pa rin sa aktor na naging lagalag nung araw. At ngayon ay aba, kinikilala pa rin at hindi pa rin matatawaran ang husay sa pag-arte. Si Soliman Cruz. Kilala niya siya. Siya yung lolo ni Bagos. Ay, sa Batang Quiapo? Oo. Di ba? Yan ay sa OGPS Inspires na nasa I1PFC na rin po. At ang OGPS Showbiz Update ay may fanpage din po. Ha? Yes. At nandun din po kami sa Spotify at sa Apple Podcast kung gusto niyo po kaming marinig lang at ayaw makita mga pagmumukha namin. Yeah. Ang OGPS TV naman po sa aking business newscast. Ayan, sa fanpage po, ha? At syempre, ang aking mag-iina, si Erin Diaz, Mami Sol, at Mira TV sa kanilang YouTube channel, ha? Yeah. At syempre, kung nagpa-plano kayo mag-Cebu, huwag niyo kakalimutan mag-stay dyan sa Cebu Grand Hotel. Ayan, yes! Sa Escario Avenue, at syempre, yan ay sa baba niyan may mga Starbucks, kainan, restaurant, may mga ice cream parlor, may inuman, kumpleto, hindi na kayo lalayo pa. Then nasa baba lang yan ng Cebu Grand Hotel. Ayan, yes. Mura pa ang kanilang mga room rates. Totoo. Ayan, very affordable. Yes. At nai, batiin po natin si Boss Renee Dancel at ang kanyang mga kamag-anak na lagi nanonood sa atin sa Pangkong. Yes! At muli po, ito po ang inyong lingkod, Papa Osin on the Diaz, na langit nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo itong umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon, dahil tayo kanyang gigising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gigising is a blessing! At ano pa nga bang lagi nyo hinihilig sa amin? Chika mo na! Dali! Naku, Tito OG, sana kapag nanalo si ano, si Marco Gumabaw, sana mag-prepare siya sa bed. Lagi ko yung tinitingnan. Mag-underwear pa rin. Oo. Oh, naman napaka-sexy ni nagdalaki Marco yung panga niya. Oo, tsaka yung kulay niya, di ba? Pero sa kasi ko pa naman niya.
Oo. At ayun nga, nagdala sa kanyang panganya. Yung nagdala naman sa atin yung pangu natin. Ha? Hindi! Yan din ang nagdala sa sa'yo, Nay. Kaya ka naibigan ni Mami Sol. Diba? Yung panga mo. Oo, diba? Dami nang nabibiktim na ng mga ganyang panga eh. Yung panga naman. Parang yung panga.